Hi guys! Welcome back to my channel! Okay, why I don't like DMCI Holdings Incorporated? I-analyze natin ang stock na ito. Welcome back. Ayan, i-analyze po natin si DMCI Holdings Incorporated. Ayan, no? Pag-usapan po muna natin ang business po nila, no? So, ito pong si DMCI, meron po siyang 5 major subsidiaries, no? So, yung unang-una po, si DM Consuhi Inc. or DMCI, no? Na wholly owned po ito na subsidiary, no? So, they're into general construction po ito, no? Services. Anong mga tinitira nito na project? High-rise building, toll roads, bridges, power plant at water facilities. Yan po ang binubuo ng company po nito, ng subsidiary po na ito. No? Okay. No? Next naman po, DMCI Project. Puro DMCI. DMCI Project Developers Inc. or PDI. Huli owned din po nila ito. No? Sila ang may-ari ng buong subsidiary po na ito. No? So ang tinitira naman nito, mga residential condominium, no, na may pagka-resort ang inspired amenities. Marami po kayong nakikita na po nito, no. Pakalat-kalat po sa Metro Manila. Ako po marami na po akong nakita ang project po nito, no, sa mga nagdaan na decades, no. Ayan. Next naman po, Semirara. Alam na po natin ito, no. Semirara and Power Corporation. Eh alam po itong si Semirara hindi po 100% owned ni DMCI Holdings. 56.65% lang po ang pag-aari nila sa Semirara. Semirara is into exploration, mining, development, and sales of coal. No? Marami po sa inyo, alam na po kung sino si Semirara. No? And they are also into power generation and distribution. Magandang company. Marami may paborito po dito kay Semirara Mining and Power Corporation. No? Ayan, next naman po, si DMCI Power Corporation or DPC. Ito naman ay wholly owned po, no? Wholly owned po ng company na to, no? They're into generation po, no? Design, construct, invest, and operate power plants, no? Next naman po, DMCI Mining Corporation, no? Ore and mineral mining po sila, no? At ang assets po nila ay 2 nickel na subsidiaries po. Ito si DMCI Mining Corporation. Ito po yung 5 na major na subsidiaries po nila. At meron din po silang kaunting stake sa Maynila, around 25% po. Alam niyo na po, pag sinabi po Maynila, tubig po ito, no? Okay, no? And gusto ko lang pong i-highlight, no? Pagdating po sa revenue, ang pinakamalaki po talaga, no? Na nagdadala ng company pagdating po sa revenue, yung ipinapasok po talaga na sales sa company po, si Semirara po talaga. Kahit po nung hindi pa po nagpipik, no, ang coal prices noong 2021, makikita nyo naman po dito, kalahati po ang ipinapasok na sales si Semirara compare po sa ibang businesses po nila. Ngayon po, noong 2022, dahil maganda po ang taon, maganda po ang nangyari kay Semirara, halos nagdoble po si Semirara, no? So almost pumapalo po ito ng 60 or 65%, no, ng total sales ng DMC ay galing po kay Semirara. Pero hindi po pipitsugin yung ibang yung natitira pong subsidiaries po nila, no? Lalo-lalo na pag normal na years po, hindi po, kasi kalahati po galing naman po doon sa ibang subsidiary. Kalahati lang po ang kay Semirara. So pwede pa rin po ito, no? Next naman po, pagdating naman po sa net income, ayan, malaki pa rin po ang contribution po ni Semirara pagdating po sa net income. Halos kalahati po under normal years, halos kalahati po ang normal years, so hindi po nung 2020, kasi sobrang ganda po talaga ng 2022 ng Semirara. Nung 2021, nasa kalahati po talaga ang ibinibigay na net income. So hand in hand po sa revenue, halos kalahati din po, no, ang galing kay Semirara, and then the rest po nang galing po sa ibang subsidiaries, no? Okay, no? Puntahan na po natin ang financials ng company po na to, no? Dividends po, maganda po magbigay ng dividends ang company po na to, no? Makikita nyo naman po yung pattern, no? 4.62 ng pre-pandemic. And pumalo po ng 9%. Pag maganda po yung business po nila, maganda ang taon nila, nagbibigay po sila
ng magandang dividend. And yung 2023, hindi pa po kasi tapos ito. Ongoing pa rin po ang pagbibigay ng dividends po. Pero generally, mataas po talaga magbigay sila. Kahit pre-pandemic, maganda naman po magbigay ng dividend si DMCI Holdings, no? At ang revenues po nila, this is a growing company. Maganda po ganito, no? Nakikita natin, nag-grow po ang kanilang revenues. At sumasabay po ang kanilang net income, no? At ang profit margin po nila, kahit po under normal years po, no? Normal years, hindi po yung itong sinwerte po sila noong past, noong 2022. Maganda pa rin yung tubo po nila, no? Pumapalo sila ng 15 to 20%, no? Siyempre, marami po kasi silang ano po eh, construction, no? Sa mga construction po kasi matataas po talaga ang tubo po dyan. And yung mining din po, matataas din po ang tubo. So generally, lahat po ng business po nila, nakafocus po sila sa mga bagay po na matataas ang profit po, mga matataas ang profit margin. So magandang company po talaga itong si DMCI, no? Yung mga pinapasukan nila, magaganda po talaga, no? Ang cash flows po nila, makikita naman po natin, no? Maganda naman po ang kanilang free cash flows, no? Ito pong kulay yellow, increasing naman po ang kanilang free cash flows. Kaya po nakakapagbigay din po sila ng magandang dividends po, no? At ang capital expenditure, makikita po ninyo dito, negative. Ibig ko sabihin, gumagastos po sila. Which is a good sign kasi gusto po nila i-grow na i-grow ang company. So, gumagastos po sila, nagka-capex po sila. So, this is also a good sign, no? Alright. Ang debt ratio naman, ang masasabi naman po natin sa kanilang debt ratio, this is healthy. This is strong na debt ratio. Kung pumapalo po tayo ng 40%, in my opinion lang po, this is a healthy po, no? Kasi anything na 50% pababa, talagang strong po yan. Hindi po mataas ang debt po yan at hindi po nakakatakot na company po yan. Very, very manageable po ito, no? 40% level, very, very manageable, no? So, medyo napaka-responsible po ng company po na to, no? Na they grow and they grow their company, pero hindi po sila nag-i-incur ng malaking debt, no? Na may maintain lang po nila, very, very healthy level po, no? Next naman po, return on capital employed, wag na po natin tingnan ng 2022. Tingnan na lang po natin yung pre-pandemic, pumapalo po sila on average around 15%, which is we like, no? This is a sign na maganda po ang business po na to, no? This is a sign na this is a strong business na talaga may potential po na mag-compound po ito ng magandang-gandang rate in the succeeding years to come. Okay, no? And kung titingnan po natin, no, yung income statement po nila, kasi po, ganito po ang nangyari, no? 2022 po kasi, hindi naman po lihim po ito sa lahat. Maganda po talaga ang presyo ng coal, no? Pumalo po as high as $400, no? $400 po, no? Per ano ba to? Per ton, no? Or wet ton ba ito? So, $400. So, ang taas-taas po. All-time high po talaga yan, no? Napakataas. Kaya ang ganda-ganda ng 2022. And then, bumagsak na po yan noong 2023. Eh, pero ang nakakapag-pamangha po talaga sa company po na to, ang nakakamangha po, hindi po masyadong bumagsak ang kanilang net income. Although po yung gross revenue po nila, bumaba na po ng konti, pero hindi po ganun kalaki ang ibinaba ng revenue at net income po nila. Kung mapapansin po ninyo, first half last year compared to first half this year, kunting-kunti lang ang ibinaba. Although, ang in-expect talaga ng mga tao, lalagapak po talaga ang lahat-lahat sa company po na to. Pero hindi naman po masyadong lumagapak, no? Yun ang maganda, yun ang nakakabangha po dito. Kasi po, medyo spot on ang outlook na pinublish po nila noong annual report po nila, no, nitong 2022, yung nilabas po nila noong last April or May po ito, no? Maganda po yung outlook na binigay nila, napaka-spot on. Actually, na-appreciate ko po yung outlook na pinublish po nila sa kanilang annual report kasi kung ano yung sinabi nila, mukhang talagang yun ang nangyari. So, ang nagustuhan ko dito kung paano sila nagsulat ng annual report nila, no? Very, very honest po sila. Sinasabi nila yung the good and the bad, hindi yung puro pa-impress ng pa-impress lang, no? And talagang yung kung ano lang yung totoo na talagang outlook nila, talagang sinasabi nila kung ano lang yung totoo talaga. Yun nga po yun nangyari. Ang sabi po dito, although yung cost down po ng coal, no, bababa po talaga ng 2023 kasi all-time high, no, yung 2022, pero ang naging expectation nila, hindi babagsak ng sobrang bagsak. Mas mataas pa rin daw ng pre-pandemic level, which is yun nga rin po ang nangyari po, no? Hindi po masyadong ganun ang ibinagsak, no? Kasi nung pre-pandemic po ito, nag-hover po ito ng 80 to 120 US dollar. Ito po, medyo na-maintain po na siya sa 160. So, spot on po ang sinabi po nila dyan, no? And pagdating naman po sa nickel po,
ang sabi po nila baka makabawi po ng konti, no? This year po, no? Ayan, no? There although medyo may konting ano po eh, may konting glut, no? Nagkaroon ng medyo oversupply, no? Pero very very optimistic po sila na makakabawi po ito, no? And they are doing optimization. And ang inaano po nila dito, yung ibang mga businesses po nila, ang sinasabi po na nila sa kanilang outlook, babawi sila sa ibang businesses po nila. Although hihina ang call, babawi po sila sa ibang businesses po nila. Yun po ang sinasabi nila sa kanilang outlook for this year. Lalo-lalo na po, no, sa water din po, no, sa water business, no, na meron silang 25% stake sa Maynila. Ang feeling po talaga nila, gaganda po ito. At ito po yung isa sa nagusto ko po, no? Yung pagdating po sa construction, no? Ito, very very honest po sila na sinabi nila they will face headwinds, no? Kasi high interest rate, no? Hybrid work models, mga ganyan-ganyan po, no? At inflated yung raw materials. Na-appreciate ko po talaga ito na napaka-honest po talaga kung paano talaga nila sinulat, kung ano talaga yung naiisip nila, talaga sinulat nila ng plane para po sa ating mga investor, maintindihan po talaga natin yung negosyo po nila. So, gustong-gusto ko po talaga kung paano sinulat ng annual report po nito, no? Ayan. So, kung titingnan po natin ang valuation po, no? With this kind of medyo mababa po ang kanyang debt. Ang earnings yield po niya 31%, napakataas po, no, ng earnings yield. Napaka undervalued po ng company po na to with a PE ratio of 4 and an earnings yield of 31%. Kahit na sabihin po natin bumaba na po ang contribution ng Semirara po dito, sabihin mo na lang po, no, na bababa ang 2023, sabihin mo na lang ang earnings shield nito bababa ng 20%, still this is undervalued. Sabihin mo na ang PE ratio nito ay magiging 6 or 7, still undervalued po ito. Kasi pag bumaba po ang earnings ngayon 2023, which is hindi naman ganun kalaki, syempre yung PE ratio nito tataas, ang earnings shield nito bababa, is still undervalued po. In my opinion po, just looking at this figure, this is at least double your money sa current price niya ngayon na 10 piso, no? 10.40 po. This is at least double your money. In my own opinion lang po, ha? In my own opinion lang po. So, napaka-undervalued po. Napaka-undervalued po ng company po na ito, ng DMCI, in my own opinion po, no? Okay, so, now, palik na po tayo sa topic. Why I don't like DMCI, no? Actually po, ito po kasi yung iniisip ko. Nung inuumpisahan ko po ito, ginawa ko po muna kasi yung thumbnail. Kasi tinitingnan ko yung DMCI and Semirara. I thought na uning DMCI Holdings and Semirara together, kung meron ka pareho nito, DMCI at meron ka rin Semirara, ang feeling ko po kasi redundant na po ito. Kasi parang para po sa akin, mamili ka na lang kung sino ang gusto mo. DMCI ba o Semirara? Kasi sa DMCI, may Semirara na rin po na component po niyan. So, para sa akin, make up your mind. And ang iniisip ko rin po kasi nung una, akala ko po kasi magugustuhan ko si Semirara, no? Ang initial impression ko, magugustuhan ko po si Semirara. Pero, lalo-lalo na po pag tinignan natin yung dividends. Kasi Semirara gives the better dividends compared to DMCI, no? Compared to DMCI, makikita po natin yung figure po dito, no? Lalo-lalo na po itong past 2 years, 2022 and 2023, talagang better po magbigay si Semirara, no? And I thought, nung inuumpisan ko po yung video na to, I thought na mas magugustuhan ko si Semirara more than DMCI, pero nung tinignan ko na po, inanalyze, ay, medyo parang mas gusto ko na si DMCI po ngayon, more than Semirara. Okay, for the following reason, no, ang nakikita po ko po kasi talaga kay DMCI Holdings is diversified po ang business po nila, no. Although malaking component po nila, mahigit kalahati si Semirara, pero pag pangit ang taon ni Semirara, kaya pong buhatin ng mga ibang businesses po nila ang negosyo po na ito. Kayang buhatin, kayang bawiin. Katulad ng nakita ngayon natin ngayon 2023, yes, bumaba po ang kita ni Semirara, pero bumawi po yung ibang negosyo po nila. At partida pa po yan, pangit pa po ang property ngayon. What if po gumanda na po ang property sector, no? Pag bumaba na po interest rate next year or 2025, pag bumaba na ang interest rate, baka po gumanda na rin ang property business po ni DMCI, at lalo po ma-offset, no, yung mga nangyayari nga pagbaba ng coal prices na nakaka-apekto kay Semirara. Ano pa, of course, great management. Parehas naman, isa lang naman ang management nito, no? Gustong-gusto natin ang management po na to. And very, very generous po sila pagdating din po, no, sa kanilang
pagbibigay ng dividends. Although nag-grow nila yung company, nakakapagbigay pa rin sila ng magandang dividends. So nakakabilib po yun. No? Strong ang financials sila, no? Mababa ang utang, and I feel no, very very cheap po si DMCI. And ang counter argument kung bakit mas pipiliin mo si Semirara, no, for some people, of course they give a little bit better dividends, no. And another factor, no, na baka magustuhan po ng ibang tao si Semirara more than DMCI, kasi si Semirara is not a holding company. And kasi po mapapansin po ninyo sa Philippine stock market, ito po yung medyo weird na nangyayari, no. Mas hindi po na-appreciate ng market ang holding company. Mas mababa po ang pag-value ng mga investors sa mga holding company. Parang mas gusto po nila yung mga individual lang ang business. Mas tumataas po ang presyo po, no. Kaya minsan po itong mga holding companies po minsan nagiging value trap din po, no. So this is a factor na kailangan niyo pong i-consider. Pero ito po yung pros and cons ng dalawa pong itong company po na to. Pero kung pong papipiliin, parang mas gusto ko na po si Although nung inuumpisan ko po ito, bias po ako talaga. Nung inuumpisan ko to, bias ito ko talaga. Akala mo talaga magugustuhan ko si Semirara, pero in the end mas nagustuhan ko si DMCI, no. Ayan. Pero ang tanong ko po, sino po mas gusto niyo sa dalawang ito? DMCI po ba kayo o team Semirara? Alright, yun lang naman po. Disclaimer lang po, lahat ito ay opinion ko lang po. Hindi po ako professional analyst, no. Hobbyist lang po ako. Do your own research before making your own financial decisions, no. Please like, subscribe, share na the notification bell. Mag-comment lang po sa baba. Kwento po tayo, no. Happy investing, guys. God bless po sa inyo. Bye-bye.